Naghahanap ka ba ng mga pwedeng pagkakitaan sa mga buwan bago magpasko o mga birth month sa Pinas? Ang video na ito ay perfect para sa iyo. Sa Pilipinas, maraming mga paraan para kumita ng pera sa mga birth months o mula September hanggang December. Narito ang aming countdown ng mga best ideas. Number 7, ay paggawa ng decorations. Kung magaling ka sa arts and crafts, maaari kang magtayo ng negosyo na gumagawa ng mga decorations para sa mga holiday events. Pwede kang gumawa ng Christmas ornaments, wreaths, o kahit mga customized decorations para sa mga party. Number 6, ay pagbenta ng Christmas trees at mga Christmas decorations. Kung mayroon kang lupa o espasyo, maaari kang magtanim at magbenta ng Christmas trees. Pwede ka ring magbenta ng mga decorations na pwedeng isabit sa Christmas trees para sa Pasko. Number 5, ay event planning. Sa mga buwan na ito, maraming mga event at party ang nangyayari. Kung ikaw ay magaling sa pag-organize, maaari kang maging event planner at magtayo ng negosyo na tumutulong sa pagpaplano at pagpapatakbo ng mga holiday events at Christmas parties. Number 4, ay pagbenta ng mga gift packages at gift ideas. Dahil sa sobrang busy ng mga tao sa panahon bago magpasko, wala na halos oras para mamili ng pangregalo. Para makapagbigay ng solusyon sa mga ganitong problema at challenges, maaari kang magtayo ng negosyo na mag-o-offer ng mga gift packages para sa mga kumpanya o individual na naghahanap ng mga regalo para sa kanilang mga empleyado o kaibigan. Number 3, ay paggawa ng Christmas Carol Group. Kung mahilig ka sa pagkanta, maaari kang mag-organize ng Christmas Carol Group at mag-caroling sa mga tahanan o business establishments upang kumanta ng mga Christmas carols at kumita ng pera mula dito. Number 2, ay online selling. Ito ay isa sa mga pinakamadaling paraan upang magkaroon ng karagdagang kita sa pagbebenta, kahit wala kang pwesto para sa isang physical na tindahan. Maaari kang magbenta ng mga produktong handcrafted, imported items, o kahit mga pre-loved items online sa mga platforms tulad ng Shopee, Lazada, Carousel, o Facebook Marketplace. At ang number 1 sa mga paraan para kumita ng pera sa panahon ng birth months ay ang food business. Ang pagluluto at pagbebenta ng mga lutong bahay na pagkain o kakanin ay tiyak na makakapagbigay ng kita, lalo na sa panahon ng Pasko na maraming parties at events ang nangangailangan ng pagkain. Dahil sa taas ng demand ng pagkain sa Pasko, maraming mga may food business ang lumaki talaga ang kita sa ganitong panahon. Kung wala kang pwesto, ay maaari kang magtayo ng online food business o mag-participate sa mga bazaar o food fairs. Maraming salamat sa panonood sa video na ito. Sana ay nakatulong ito sa iyo para magkaroon ng ideas para sa dagdag na pagkakitaan sa panahon ng birth months at Pasko. Siguraduhin naka-subscribe ka sa aming channel para makakuha ng mga useful ideas na aming binabahagi kung paano kumita ng pera. Ingat palagi!